Hello, magandang araw. Sa umagang ito, ito na naman yung ituturo ko sa inyo ang Automated Electronic Class Record version 2.0. Ito yung galing sa DepEd na i-class record, pero ito, modified na ito na. Modified, binago ko yung ibang mga layout at saka may mga idinagdag ng mga formula. Okay, pero pareho pa rin yung formula. Score divided by total score times 100 pa rin. Okay, so ito tingnan natin. Input data. Ito yung makikita natin dito. Ito yung makikita natin dito sa input data. Meron tayo dito learner's name, male at saka female. Okay, so male at saka female. So ito, makikita natin. Okay, first grading. Next na sheet. Ito yung for first grading, second grading, ito yung third grading, fourth grading. Yung summary, nakalagay na dito yung mga grado nila sa first quarter, second, third, fourth, then final grade, at saka yung remarks dito sa gilid. And then, dito sa link na tab na to, meron yung comparative mean percentage score. So makikita natin dito yung MPS ng mga bata sa first grading. Ito yung MPS for second grading, MPS for third grading, at saka MPS for fourth grading, no, sa isang subject lang to, no? Sa isang subject lang. Okay, so balik tayo dito. Input data. Ayan. Input data. So, yung sa DepEd, wala yung talagang iisa-isahin natin yung paglagay ng percentage dito sa tab, no? First grading to fourth grading. Pero ito sa atin, no? Isang beses ka lang maglagay ng percentage, no, sa written words, performance task, quarterly assessment. Siya na yung bahala maglagay ng percentage sa lahat dito. First grading, second, third, fourth. Okay, try natin. Okay, dito na tayo. Maglagay tayo ng region 9, Zamboanga Peninsula. Okay, region 9, Zamboanga Peninsula. Automatic lalabas na yan dito. So lahat, sa lahat ng sheet lalabas yung nakasulat. Ayan. Next, dito naman tayo sa school name. Mataling, bilisan lang natin ng konti, ha. Di Mataling National High School. Next is address. Di Mataling Zamboanga del Sur. Okay, next, division of Zamboanga del Sur. Itong pagsulat ng region at saka division dapat kompleto, ha. For example, ito, ha, sa division, ilagay ko dito division of Zamboanga del Sur, because lalabas yan dito na sa summary natin yung heading, no, talagang kompleto yung, kasi pag Zamboanga del Sur lang yung inilagay natin dito, yung lalabas dito ay Zamboanga del Sur lang, so dapat kompleto, no, division of Zamboanga del Sur. Ito naman pag region, pag 9 lang yung isinulat natin, yung lalabas dito 9 lang, no, so hindi yan pwede para sa heading. So dapat kompleto yung nilagay dito. Ito kompleto din, no? Okay, so Di Mataling National High School. Address, population Di Mataling, sa mga school ID 303770, then school year 2019-2020. Okay, the next grade and section. Grade 10 Diamond. Okay, grade 10 Diamond. Grade 10 Diamond. Teacher, Northern C. Ayan, Northern C, Basaya. And then subject,
Okay, subject, web, web, web design. Okay, 10, TLE. TLE. Yan, subject. Okay, so dito, ito yung medyo na pinaka-importanteng data na hindi natin pwedeng makalimutan. Oh, written words. Titingnan mo natin dito. For example, ito. Ano yung subject to? TLE, no? TLE. TLE. So, ito yung kukunan natin, 20. May ilagay natin dito yung 20. For written works, 20%. Okay, ito. 20%. Next, performance task. Ito, 60%. Tingnan natin dito, 60%. Quarterly assessment, 20%. Okay? So, mag-total yan na 100%. Okay? TLE 20-60-20. Ayan. So, ito yung pinaka-importante. Tingnan natin dito. Sa written works, 20% agad-agad. Sana yung bahala maglakay dito ng 20% for written works. Ito naman, second na performance task, 60%. Ayan. Performance task, 60%. Saka dito naman, quarterly assessment, 20%. Okay. So, tingnan natin dito sa first grading. Ayan, automatic sa yung maglalagay dyan. Ganun din sa second grading, third grading, fourth grading. Okay? So, medyo madali lang to, no? Madali lang to. Kasi yung nasa DepEd na ICTAS record, talagang maglalagay tayo dito ng 20%, ng 60%, then medyo matatagalan tayo lang, no? Okay, so, pala patuloy tayo dito. Pag ESP, ayan, 30%, 50-20. Pag science, 40-40-20. Or math, 40-40-20. Okay, ito yun naman yung transmutation. Transmutation table. So, makikita natin dito yung computation. Okay, next. Dito tayo sa mail. Mag-mail, sulat dyan, mail. Okay, try natin. Student 1. Okay, ito na, halimbawa, sampo. And then, sa mail, ito naman, student 11. Okay, sa female, student 11. Ito, 20. Okay, ayan. So, automatics, lalabas yan dito. Ayan, sa female, lalabas yan dyan, same grading, lalabas din, third, fourth, and then sa summary, makita natin yun dyan, ng lahat okay. Okay, next, ito, wala pang laman, no? Wala pang laman yan. Okay, so dito na tayo sa, isa na tayo, okay, wala nang kulang, dito na sa first grading, halimbawa, first grading, ito. Dito naman tayo sa mail. Okay. 30 items. Sample. First quiz natin is 30 items. Yung date, lagay natin dito yung date ng quiz. So for example, July 4. Ayan. Lalabas yan dyan. July 4, 2019. Ano to? Doon baliktad. July 7, 4. Ayun. Okay. July 4. Okay. July 4, 60. 50. Ayan lang. Ayan lang muna. Okay. Ito, 30, 40, and 40. And then yung exam natin, final exam is 40. Okay. So, nabawa, may date na tayo dito na. 8, 7, then 27. Okay. Sample. Okay, yan na. So, si student 1, nakakuha siya ng 25. Okay. 20, 26, 27, 25, 24, 24, 20, 27, 26. Okay, pinisin lang natin ng konti, ha? 56, 55,
39, 38. Okay, so dito tayo sa performance test. Now performance test, 38, 36, 38, 35, 36, 35, 35, 35, 36, 35, 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
36 35 34 33 and 32 36 35 35 32 40 yeah. Okay, so makita, for example, meron tayong bagsak dito. Example, si student number 10, si student number 10, konti lang yung score niya dito. Try natin, palagi siyang absent, palagi siyang absent. Ayan. Dito, wala naman siyang performance. No? And then, ito, yung final grade niya. Ayan, 30. 30. So, yung grade average niya is 79. No? So, talagang bagsak. No? 79. So, nakikita natin dito, yung passing grade niya is 75 dapat. Check, naka-check. Pero ito, bagsak, mayroon siyang X. So, ito yung binago ko sa DepEd forms kasi sa i-class record ng DepEd, wala ito. No? Di natin nakikita kung bagsak ba yung mata o hindi. So, mayroon tayong remark dito. Ilalagay natin dito kung ano yung remark natin about sa bata. Grado ng bata. Okay. Patuloy tayo dito. So, tingnan natin dito sa baba. Baba. At copy lang natin ito, no? Copy. Yan. Copy lang natin itong data. Tingnan natin. Para mas mapadali yung trabaho. Okay. Copy. Tingnan natin dito sa baba. Okay. Yan. Then, copy lang natin. Tingnan natin yung data. Ctrl-C. Okay. Copy natin dito sa baba. At paste. Okay. Ato. Tingnan natin. Ito. Copy na naman. Copy. And then, sa baba. Paste. Okay. Paste. Ayan. So, makita rin natin dito yung grado 70, meron siyang X. So, mas madali natin makita yung grade ng bata. No? So, yan. So, pag i-print natin to, Ctrl-P, talagang may marami, no? Daming mga blank, no? So, umabot tayo ng 4 pages, no? Di naman natin ito pwedeng i-print kasi maraming mga vacant row. So, gagawin natin dito, gagawin natin, i-hide natin yung row na hindi nagamit, no? Okay, ito natin, hide. Okay, ito. Oops, ito.
height. Wala na, no? Wala na. So ito naman sa taas. Ito naman sa taas. Hide natin ito. Oops. Hide. And then, hide. Okay. So, 10 students, male. And then, 10 naman sa female. Try natin. Control P. Ayun. Oops. Kulang. Ayun. Yung dalawa. So, yan na, no? Ito na yung output natin. So, ito yung itsura pag kundi lang, pero pag marami na yan, abot yan ng 2 pages. No? 2 pages yan. Okay, balik ka dito. Okay, paano ba natin ibalik yung walang row? Highlight natin dito. And then, unhide. Okay, babalik yan. Babalik yan. Okay. Ito naman, highlight. Papagitnaan natin yung naka-hide na row. And then, unhide. Okay, so magagamit na naman natin yan ulit. Ganyan din yung gagawin natin dito sa second grading, third grading, at saka fourth grading. Okay. Now, tingnan natin yung comparative MPS. Comparative MPS. Tingnan natin. Kasi natapos natin yung first grading. May exam na tayo dito sa first grading. Comparative MPS. Ayan yung MPS mo sa first grading. No? First grading, number of students, tingnan natin 20. Okay. 20, it's because may 20 dito kasi yan kinuha sa number of examiner, no, na nakatake ng exam. So 10, ayan, 10, ayan, 10 plus 10 is 20. Subukan natin kunan ng isa. Tingnan natin, delete. So, ibig sabihin, kulang ng isa. So, 19. Tingnan natin dito sa comparative MPS. Ayan, 19 lang yung nakatake ng exam. No? So, yan kabilis yung electronic class record natin. So, ibalik natin yung nakatake. Okay, so 20 yan. 20. Next, tingnan natin. Yung I, number of item, no? 40. So, saan kinuha itong 40? So, siyempre, galing yan dito sa 40. No? Pag nangyari, hindi natin lalagyan ng ganyan. So, wala. No? Wala. Walang nakasulat dito. So, di naman pwede na walang number of, total number of items na ilagay. So, dapat lagyan yung lagyan. Okay. Yun. Okay. So, automatic, mayroon ka ng MPS for first grading. So, sa subject na web design, 10 TLE, grade 10 diamond, and school year 2019-2020. So, pag maglagay tayo dito ng data, sa second grading, automatic, lalabas din yan dito sa comparative MPS natin dito. So, makita natin yung MPS sa subject na web design sa TLE, from first grading to second grading to fourth grading. So, makikita natin dito. Pero lalabas to pag mayroon na kayong data na mailagay dito sa ito, dito. So, try natin. Ito lang, first grading, second grading, lagyan natin. No? Kasi dito sa summary, makikita natin dito. Ayan. Ano nangyari dito? Makikita natin dito yung first quarter. No, mga grado ng mga bata, no, first quarter grades. Ayan. Okay, so ito medyo mahaba. Ganun din yung gagawin natin, no? Hide. Ayan. Hide. Right click natin and then hide. Yun. Ito, right click and then itatago lang natin and then hide. Yun. So, kompleto na. So,
try natin, control P. Ayan yung page 1 at saka page 2. Ito yung page 1. Ayan yung page 1. So, pag marami yung estudyante, abot yan dito. And then, ito yung page 2 for female, no? Marami yung estudyante, abot yan hanggang dito. So, magagamit tayo ng dalawang page nito. Pero ako sa, ano, halimbawa, konti lang yung estudyante ko. Hindi naman umabot ng 100. So, yung gagawin ko, lalagay ko na dito yung male at saka yung female, no? Lagay ko na dito yung male at saka female. For example, yung estudyante ko umabot lang ng 40, no? Siyempre, ito lang yung magagamit. So, 40, so dito, male sa taas at saka dito sa baba, mga female. So, di ko nagagamitin ito, no? Di ko nagagamitin ito. Wala na itong laman. So, yan yung ginagawa ko. Pero pag maraming estudyante, and then gusto mo i-separate yung male at saka yung female, so, yan yung gagawin mo. Ito, ilalagay dito yung male at saka dito naman ilalagay yung female. And then, yung mga row na hindi nagamit, gagawin lang is highlight at saka i-hide. Okay? So, yan lang yung gagawin natin. Ayan, first grading. Okay. Tingnan natin dito. Oh, wala pa. Okay. So, try muna natin to sa second grading. Copy na lang natin para mas mabilis. Tingnan natin. Para makita natin yung output. No? Okay, try natin. Copy, control C. And then, lagay natin dito. Second grading. Okay. Tingnan na natin. Control C. Ito. Control P. Tingnan natin. Control C. Second grading. Paste. Ito. Control C. Second grading. Paste. Paste. Control C. And then paste. Ayan. Now, meron tayong second grading. Balik tayo dito sa quarterly assessment. Copy natin ito. Control C. And then, dito tayo sa okay. Ayan, 40 items to. 40 items. And then, sa baba. Try natin. Sa baba. Okay. Copy muna natin ito para mas magpalulit. Okay, control C. And then, sa second grading. Oops. Okay. Ayan. So, meron na tayong first grading at saka second grading. Tingnan natin. So, si first grading, ito na yung sa MPS niya. No? First grading, ito na yung MPS for first grading, 84.25. So, second grading naman, meron tayo dito, may laman nito dito. So, makita din natin yung mga check at saka yung X ay talagang bagsak yan. So, bagsak. So, mas madali natin makita yung bagsak ng mga mata. And then, sa comparative, ayan, makita natin sa second grading, 20, 40, 674, 33.7, and then 84.25. So, yan na yung comparative MPS. Then, automatic, lalabas na yan dito. Okay? Try natin i-print to. Control P. Ayan na. Ito na yung sasubmit natin. No? Sa isang subject lang. So, ibig sabihin nito, pag mayroon kang ibang subject, so, separate na yun na file. No? Itong file na to, for isa-isang subject lang. No? Di natin pwede ma-apply yung maraming subject dito sa isang file. Okay? Yan na muna siguro. Yung tutorial ko sa automated
e-class record. So meron kayong mga katanungan, paki-comment lang, and then pwede natin yung masagot. Okay, so that's all. Paki-subscribe na rin para sa kung gusto nyong magkaroon pa rin ng ibang file, automated forms, subscribe nyo na, and then para ma-update kayo sa mga iba ko pang mga tutorial. Okay, that's all. Thank you.